Hello mga paps, magandang umaga. Umaga pa ba ngayon? So, ayan, nandito ako sa SYM na buwad. Binisita ko lang yung kaibigan ko dito na si yung manager dito, si Luis Mocranco. Wala siya dito mga paps eh. So, ayan, ko lang. Since wala siya dito, ayan. Lubos-lubosin ko na itong mga paps eh, na pag-vlog. Vlog ko itong kanilang may dalawang motor kasi sila dito na mga papsi. So yung Bipperman 150 at saka BF3i. So i-share ko lang sa inyo mga papsi kung ano yung pinagkaiba sa dalawa mga papsi, sa dalawang motor na to. So ang dalawang motor na to ay manual. So kailangan kong ipakita sa inyo mga papsi para naman sa mga gustong kumuha ng motor. So mayroon silang dalawang bagong motor ngayon, Bipperman 150 at saka BF3i 185. So yan mga papsi, pakita ko na sa inyo, hindi na tayo magtatagal mga papsi. Yan. Ito yung Bipperman 150 mga papsi. Ayan. So yung engine type niya ay naka 4 stroke. So syempre always yan mga papsi, 4 stroke yung engine niya. So yung displacement niya is 150cc. So makikita nyo naman mga papsi, yung forma niya ay parang Raider 150 yung type ng ganyang mga papsi. Yung compression ratio niya ay 9.2:1. Fuel system carburetor. Yes, carb siya mga papsi, hindi siya FI. Carb. Tapos yung cooling system niya, naka air cooling. And then same rin siya sa same lang siya sa Raider 150. Naka-different siya na sa Raider mga papsi, ayun oh. Naka 5 gear lang siya. 5 shift for gear. Ayan. Tapos yung niya, underbone type siya mga paps. Underbone type. Tapos yung front suspension telescopic niya ay syempre oh. So standard. Yung swing arm niya, maganda yung forma. So solid. Yung niya, yung front wheel ay naka 90x70 yung standard na. So mga papsi, maganda siya. Mga papsi, pang blind curve talaga yung sa gulong niya mga paps. Yung rear wheel ay naka 110x80 inches. So differentiation siya ng konti sa front. And pwede siya pang banking mga paps. Tapos yung brake niya ay naka disc brake. Yung rear din ay syempre naka disc brake siya. ABS dimension 1980x1410x70mm, ground clearance 190mm. Yung fuel capacity niya mga paps, medyo ano
hindi ka mabibigyan sa bulsa nito kasi ano lang, naka 5.5 liter lang siya mga paps. Compare natin sa mga Honda Click. Yung Honda Click kasi ano eh, malaki-laki kasi yung ano niya eh, yung tanke niya. So dito is 5.5 liter lang siya mga paps. Ayan. So max output 9 kilowatts by 9,000 RPM. Then manual type siya mga paps. Ayan o. Check natin yung ano niya, yung digital. Ay wala, hindi pa naka-function, walang baterya. So ito yung buong itsura niya mga paps. Kita natin. Ayan, radar type. Bipperman 150cc mga paps. Ayan o. Ayan, so maganda ang forma. Reader na reader ang mukha. Ayan, 150cc yung ano niya mga paps. Yan ito yung sinasabi ko sa inyo dati na BF3i185, no? Ito yung pang bato nila. Pang ano talaga siya? Pang laban nila sa sniper, no? Na 150. Yung BF3i nila na 185. Ayan. So yung gulong niya nakaano din nas magkapareho lang, hindi lang mag o, hindi magkalayo yung gulong nila mga papsi sa dalawa, 90 by 70. And then naka FI na tong si BF3i, naka radiator coolant, tapos yung ano niya, yung gulong niya medyo malapad kunti kaysa compare natin dito sa Bipperman. So ito yung pinakamaganda na ano, forma ng gulong mga paps ng kanyang mag. Ayan, kung titingnan yung mga paps, paganda sa bankingan to mga paps. Ayan. And then yan, naka-ABS na din, naka-ABS siya mga paps. So ito gusto ko tong subukan. Pag mayroon tayo makikita na ano mga paps. Ayan. Kung ano talaga yung performance niya. Sa susunod nating vlog mga paps, sana mayroon tayo ng pagkakataon na masubukin to. Motor na. So yun mga paps. Yun, hanggang doon na lang muna tayo mga paps sa ating vlog ngayon. Maraming salamat. Hanggang sa sunod na ating mga video mga paps. Bye-bye.